Hello everyone, welcome to our YouTube channel. And for today, nilagay ko na dito sa ating succulent table yung ating mga succulents after natin mag-apply ng fungicide sa kanila. And while I'm transferring itong mga pots of succulents ko dito sa ating succulent table one by one, I decided to remove some of the old leaves na din. And dun ko nga na-discover na may pest ulit dito sa ating mga succulents, and they are hiding sa mga dried leaves ng ating mga succulents. So, pag titignan nyo yung mga succulents natin, they look okay. Ayan, pero doon pala sa kanilang mga dried leaves, may mga nakatagong pest. And I'm not talking about mealybugs or aphids, but I'm talking about the snout weevil. Yun yung nang bubutas ng mga dahon ng ating mga succulents, and yun nga yung ipapakita ko sa inyo today. So I have here yung ating Echeveria Blue Cloud. It's one of my favorite na succulent. Mukha lang siyang sensitive or mahirap alagaan, pero sobrang dali niyang alagaan and i-propagate. And in fact, this one is offset before. Tinanim ko lang siya and ayan, ang bilis niyang lumaki. So, kanina nga, I was actually removing the leaves nitong ating blue cloud, and dun ko nga na-discover yung snout weevil. Kaya sobrang importante talaga na part ng ating maintenance is magtanggal ng dahon ng ating mga succulents, especially pag nag-dry na sila. And since nahirapan nga akong tanggalin yung mga dry leaves, I decided na i-cut na lang siya and itanim mamaya. So, ayan, ang dami niyang dried leaves actually, pero may half pa tayong naiwan, and I decided to record it kasi kanina ang dami ko talagang nakuhang weevil dito sa blue cloud na ito. So right now, i-check natin ulit if may nakatago pa bang mga weevils dito sa mga dried leaves. So kung sa iba, ang problema nila is mealybugs, mga ganyan, ako naman yung weevil na iyon. So, ayan, may kita ninyo, 'di ba? Wala namang nakatago diyan. But here, ayan, nakikita niyo yung parang black na 'yan, hindi sila gumagalaw pag na-disturbo natin sila. Parang it's their defense mechanism na pag their life is in danger, ayan, talagang nagpapatay-patayan sila diyan. Pero trust me, buhay yung weevil na iyan. So, ayan, o, diba? Talagang ayaw niyang gumalaw, but later, for sure gagalaw yan. Tingnan pa natin if may mga nakatago dito sa pinaka-dried leaves niya. And I think, ayan o, nakikita niyo yung gumagalaw doon na black. Yan, isa rin yan. Diba? So, pag talagang dried leaves, hindi natin sila madaling mapansin because of the color nga, 'di ba, nagbi-blend sila doon sa color ng mga dried leaves. And syempre pag ito nakatanim, sobrang hirap talagang makita kasi nasa pinakailalim silang part nagtatago. Ayan siya, oh. Ito medyo maliit pa ito. Ayan, so dyan na lang muna siya. And let's continue to look for the snout weevil. Ayan, so itong snout weevil kasi very ano siya eh. Kumbaga, ayun, may isa pa dun ulit. Wait lang, tumatakas na kasi yung isa. And ayan o, makikita ninyo, diba, yung mga snout weevil, sobrang bilis nilang maglakad. So, kumbaga, pag bumili tayo ng bagong plant or succulent, tapos nilagay natin sila dito sa ating succulent table, tapos may weevil sila, wala na, kakalat na sila agad dito sa ating garden. Kaya ito yung pinakaayaw kong pest sa lahat. Kaya I'm thinking na the next time na bibili tayo ng mga bagong plants, siguro isusok ko talaga sila sa isang solution para kung may pest man talagang mamamatay din sila. Kasi ayan o, diba? Yung isang weevil na ito, pag nag-start na siyang kumbaga magkagat-kagat ng mga dahon ng ating mga succulents, then syempre, yun, yung damage niya is
permanent na talaga, and pangit naman if madaming kagat yung ating mga succulents. So yun yung something na iniiwasan ko as early as now. Buti na lang talaga is nagtanggal ako ng dahon today. And ayun, no, may isa pa doon. Nakita nyo ba yung brown? Ayan, so pang-apat na yata yan na weevil na nakuha natin. And madami-dami pa itong dahon na nandito. Ayan, may isa na naman, diba? So, ganyan. Feeling ko dito na talaga sila tumambay sa blue cloud na ito. And kanina nga nagtanggal rin ako ng mga ibang dried leaves sa iba natin mga succulents. And wala naman ako nakitang weevil except for this blue cloud na siguro rin kasi hindi ko nga siya tinanggalan ng dried leaves for a very long time. Kaya dyan na sila nagbreed and dyan na rin sila nagtago. So kung makikita ninyo dito sa pinaka-top view niya, wala namang kagat-kagat. Kasi nga yung mga kagat nila is more on sa pinaka-ilalim na mga leaves. And since ganun nga sila kumagat na mga dahon, talagang hindi sila madaling makita. So parang akala natin okay yung ating blue cloud, pero sa ilalim pala ang dami ng kagat yung pinaka ilalim na leaves. So itong weevil na ito pala, they don't really kill yung ating mga succulents except that kinakagat nila yung dahon. Kaya yun, hindi siya ganun kagandang tignan, especially siguro pag talagang kahit sa pinaka top part is may kagat siya. So itong offset na ito, tanggalin na lang natin. I think I would be propagating this one too. Ayan. So we will just simply plant this directly sa ating Alnos Compost mamaya. Ayan. So going back, tanggalin na natin lahat ng dried leaves para wala nang pagtaguhan yung ating mga future pest. So after natin matanggal lahat ng leaves, may nakuha tayong anim na weevil. So just imagine itong anim na to can double, they can triple pag hindi natin nakita agad. So right now, ayan, oh, lahat sila hindi na gumagalaw pero they are all alive. And yun nga, papatay na natin ito agad-agad mamaya. So yung kinat natin na blue cloud, itatanim na natin siya directly dito nga sa ating Alnos Compost and hopefully maka-recover siya agad. Pero itong blue cloud kasi sobrang dali niya ngang alagahan, as I've said earlier. Kaya I'm not really worried na hindi siya mabubuhay after repotting. So ayan, tapos na natin siyang i-repot and I hope na you learn something today. So let's make it a habit na magtanggal ng dahon ng ating mga succulents, especially ngayon na pa-summer na naman. Aside from pest, is cause rin ng fungus yung ating mga dried leaves, lalo na pag nababasa sila and hindi natutuyo agad. So that's all for today. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. You may also visit our Facebook page at Desert Succulent PH.